Usap-usapan po ngayon sa internet ang isang lalaking pinaalis sa Saudi Arabia dahil nababahala raw ang mga lalaki roon na maagawan ng misis dahil sa sobrang niyang gwapo. Pero paano nga ba nasusukat ang kagwapuhan o kagandahan ng isang tao? Alamin sa balitang hatid ni Dano Tingkungko. Meet Omar Borkan Algala, aktor at photographer mula sa Dubai, United Arab Emirates. At napabalitang isa sa tatlong Emirati na pinaalis sa isang cultural festival sa Saudi Arabia. Ang dahilan, ang sobra raw niyang kagwapuhan na pinangangambahang makaakit ng mga babae sa festival. E agree kaya mga kababayan natin sa hatol ng Saudi Authority sa kapugian ni Omar? Napakagwapo niya. Ano naman siyang hindi ano? Mukha siyang hindi threat sa Saudi. Gwapo, gwapo. Bakit? Bakit gwapo? Eh, lalaki-lalaki, tiyo mabigote, tsaka yung ano, tiyo mabigote niya, ang mata niya. Oo. Eh, nung meron sa bigote niya at sa mata niya at nasabi ninyong lalaking-lalaki siya? Eh, isa sa nakakadagdag ng ano sa lalaki yan eh. Yung macho, macho dating. Ika nga nila ang kagandahan o kagwapuhan nasa tumitingin daw. Pero sa pagtatanong ko, may ilang katangi ang lumulutang na mas gusto ng nakararami. Matangkad. Matangos ang ilong. Mistiso, tsaka maganda yung lips, red lips. Matangos yung ilong, tapos medyo singkit yung mata, maputi. Eh ako, pag tuminaw sa babae, legs. Huwag nang magtaka dahil ayon sa mga eksperto, may siyentipikong sukatan daw ang kagandahan. Ang golden ratio mula sa numerong 1.618 sa Fibonacci sequence. Makikita raw ito sa iba't ibang magagandang bagay sa mundo, pati na sa mukha ng tao. Yung sasabi lang na proportional yung itsura, pantay-pantay yung mata, yung ilong sa bibig. Ang itsura, refleksyon din daw ng iba pang katangian ng isang tao o di kaya'y ng personal na mithiin. Kapag symmetrical or proportional yung mukha niya, nakikita mo siya na malusog. Actually, yun naman, na-ibig sabihin hindi siya nakadanas ng stress, growing up, maayos yung papapalaki sa kanya. Ang tingin, pag mistiso ka, makapangyarihan ka. Pero siyempre, sa kontemporaryong lipunang ito na nahuhumaling sa mga social networking site, may epekto ang mga tinataguyod na imahe ng media sa kung ano ang nagiging maganda at hindi para sa atin. Bukod dyan, ang kagandahan ay hindi sa mukha lang dahil ang ugali nakakaapekto rin sa kung paano tayo tingnan ng iba. You can be average.